So, panalo po ang Gilas laban sa Thailand to get our second win dito po sa Asian Games. So, ang final score, 87-72. 15 points po yung lamang. Si Justin Brownlee leads all scorers with 22 points, 15 rebounds. And kung titingnan mo, eh parang madali, easy victory para po sa Gilas. Pero hindi po ganyan yung nangyari. Okay. Meron pong mga pagkakataon na yung Thailand ay nagkakaroon ng run o ng stretch na tuloy-tuloy po silang nakakashoot. In fact, noong first quarter, lumamang po sila ng 10 dahil po sa mga 3-point shots nitong si Tyler Lamb. O tapos nahabol yun ng Gilas. O tapos nung third quarter, kumawala yung Gilas, lumamang ng mga 20. Tapos nahabol na naman yun, nababa to 5 points dahil naman sa mga 3 points ni Frederick Lish. Okay, mga Thai Americans na kasama dun sa national team ng Thailand. O pero ganun pa man po, steady yung pong ginawang pinakitang effort ng team, maganda yung ball movement, maganda yung teamwork. At talagang ano lang eh, merong mga pagkakataon lang na kahit yung mga malalapit na tira ay hindi po ma-shoot. Pero maganda yung pinakita ni CJ Perez. Maganda yung pinakita ni si Scottie Thompson. Okay? Si Scottie Thompson talaga hindi lang sa scoring, sa rebounds, sa assists, in setting up his teammates, talagang doon mo makikita yung value ng isang Scottie Thompson pag nasa loob po ng court. Si Calvin Oftana, tapos yung mga ibang players din ng Gilas also stepped up. Pero of course, ang main pa rin na inaasahan po natin ay si Justin Brownlee. Siya pa rin talaga yung pinaka nagdala nito pong Gilas. And you know, we were expecting an easy game sana laban dito sa Thailand, pero hindi. Medyo nahihirapan din tayo. And it only goes to show na kahit yung pong mga neighbors po natin na madalas po ay dinodominate po natin at talagang minamani-mani lang natin, ay meron na din pong ano eh, kumbaga they are starting to catch up. Humahabol na din po. Meron na din silang mga parang yung Thai Americans na tumatapat po dun sa mga players po natin. And it shows po yung mga kakulangan din po natin, like yung perimeter defense, tapos yung sa kakulangan din natin sa mga shooters pagdating po sa mga locals po natin. So yun yung isang problema po na kailangan harapin ng Philippine basketball in the coming years, habang kasi tayo po yung target talaga sa Southeast Asia, diba? In fairness naman po, for the longest time denominate po natin 'yan. So lahat ng mga paakyat pataas na teams like Indonesia, Thailand, o maski tong si Cambodia, gusto na rin, 'di ba? Gusto na ding gumaling dito sa basketball. Lahat po sila ang target po is malagpasan at matalo itong Pilipinas. So although pagdating sa locals, very obvious po na pagdating sa mga locals eh kayang-kaya po natin. Wala, hindi nahihirapan yung Thailand sa loob. Talagang mas mahusay yung mga bigs po natin. O pero pagdating po doon nga sa mga ano na, sa mga naturalized players at doon sa mga players na may lahi, eh nagsisimula na din pong ano. Kumbaga nagsisimula na, yun yung magiging parang equalizer nitong mga bansang ito sa atin. Okay? So panalo po tayo, 15 points. 2-0 na yung Philippines. So far, so good for coach. Ang maganda kasi kaila Coach Tim Cone, nakakapag-adjust ka agad. Kapag yung pong kalaban ay nagkakaroon ng run or sinuswerte at kumbaga tuloy-tuloy yung mga shot, eh nahanapan po ng parahan ni Coach Tim Cone mag-adjust, and he puts in the right players para po matigil yung pong run ng kalaban and bumalik po sa Gilas yung kalamangan. So ang mahihirapan po tayo, ang I think ang pinaka magiging challenge po natin dito sa opening round ay sa match sa Sabado laban po sa Jordan kay Ronde Hollis Jefferson. So yun po ang inaasahan po natin na magiging mabigat na laban, and kailangan Gilas needs to find a way para po ma-contain itong si Ronde. Yan po yung key para manalo po sa Sabado. So abangan po natin, tuloy-tuloy lang po yung coverage. See you po sa next video. Congratulations Gilas, Coach Tim Cone, and the rest of the boys. Go Gilas. Ayun, 2-0 na po tayo sa Asian Games. Bye-bye.